Ang Ninuno. Nang mga sandaling ito, hindi nakagalaw si Teroy, namamangha sa biglang pagdating ni Noah. Mas napabilib pa ngayon ang bata sa karunungan. Naintindihan niya ang kahalagahan nito lalo na kapag nalalagay sa alanganin. Kumuha ka muna ng tubig tapos ipainom mo kay Mang Ruelio. Nakatulog lang yan kaya huwag kang mag-alala. Nagpapahinga lang yung katawan niya pero hindi pa yan patay. Wika ni Noah. Dito na nagkaulirat si Teroy. Tumango ang bata at kumaripas ng takbo papunta sa bahay ni Mang Benji. Nagmamadali si Teroy at gumaan na ang loob. Maayos ang lagay ng lolo. Nanabik si Teroy na matunghayan ang laban ni Noah at Sarong. Sa pagmamadali ng bata, ang nasalok niya ay tubig ulan. Pagkabalik niya sa kinaroroonan ni Lolo Rogelio, ang buong akala niya ay simula na ang laban. Ngunit napansin niya na magkatitigan lang ang mga ito at tila sinusukat pa ang lakas ng bawat isa. Hanggang sa naglakad na ang dalawa papunta sa malapad na espasyo. Lolo, gumising po kayo! Lolo! Aba, teka nga. Wika ni Teroy. Sinampal niya ng malakas ang lolo. Aray ko naman, oo. Eh bakit ka ba nananampal? Kita mo nang may pasapatong mukha ko eh. Tugon ni Lolo Rogelio. Ayaw niyo po kasi magising eh. Pero ito po, Lolo. Ako na po yung magpapainom sa inyo ng tubig. Iangat niyo lang po yung bibig niyo. Tugon ni Teroy. Pwe, ano ba naman to? Ano ba tong tubig na dala mo? Amoy kalawang napakabaho. Dilaw pa yung kulay, oh. Linti na bata ito, oo. Papatayin mo ako eh. Masakit na nga yung balikat ko. Tapos lalasunin mo pa ako. Wika ni Lolo Rogelio. Hindi naman na nagsalita pa si Teroy. Nang masiguradong maayos na talaga ang matanda, dito na panatag si Teroy. Naglakad na ito papalapit sa laban ng Noah kontra Sarong. Habang si Lolo Rogelio naman, galit at panaybitaw ng mabigat na salita. Etong batang to, hoy! Hoy! Huwag kang umalis dito! Ay nako. Wika ni Lolo Rogelio. Nang makita niya si Noah ay nabigla siya. Marahan itong tumayo at sumunod ng lakad kay Teroy. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang sumunggab si Sarong at ganoon na din si Noah. Dito napapitlag si Teroy. Ramdam niya ang puwersa ng dalawa na tila nag-aalugan pa ang lupa. Nagsalpukan ang dalawa sa gitna ng kakahuyan. Nakakakilabot ang bawat patama. Parehong malakas at kapwa magaling sa laban ng pisikal. Kitang-kita ni Teroy kung paanong gumalaw si Noah. Halos hindi niya lubos mapagtanto na may abilidad itong kayang pantayan si Sarong. Kung katawan ang pagbabatayan, hindi hamak na mas malakas si Sarong. Ngunit mas matigas naman si Noah. Makikita na bakat ang mga kalamnan nito. Aba, eh paano yan nakarating dito? Nakakapagtaka naman. Tanong ni Lolo Rogelio. Hindi ko din po alam eh. Basta, nagbitaw na lang po ako ng mga pamaba. Ayan po, bigla na lang po siyang dumating. Ayon po sa kanya, nakarating daw po yung mensahe ko kaya kagad siyang nagpunta dito. Inutusan niya nga po kung kumuha ng tubig at ipainom sa inyo eh. Kaya ayun, kumuha po ako sa banga nila Mang Benji. Kaso, tubig ulan po pala yung nakuha ko. Wika ni Teroy.
Kagad namang binunot ni Lolo Rogelio ang nakasuksok na baston sa likod ng bata. Hinampas ito sa ulo ni Teroy. Animal kang bata ka. Kaya pala iba yung lasa eh. Hindi mo ba naisip, may sakit ang anak niya? Malay mo! Kung ano yung ginagawa nila sa tubig na yon, ngayon ipapainom mo sa akin. Kahit kailan, wala talaga tong madudulot na mabuti. Ay sus Ginoo. Huwi ka ni Lolo Rogelio. Aray ko naman po. Mabuti nga po nagising na kayo eh. Masaya po kung makitang ayos ka lang. Teka, Lolo, sandali na. Aray ko naman. Tugon ni Teroy. Paulit-ulit pa rin siyang pinapalo ng matanda sa ulo. Hanggang sa bigla na lang naudlot ang dalawa. Nang lumapit sa lugar nila ang dalawang naglalaban, napapaatras si Sarong. Habang si Noah naman ay patuloy lang sa pagbitaw ng suntok sa kalaban. Hindi naman nakialam si Lolo Rogelio. Maging si Teroy ay umusog lang ng kaunti. Huwag kayong magpakumpiyansa. Kung maaari, lumayo pa kayo ng kaunti. Sa bawat pagbitaw niya ng atake, kasama nito ang malakas na orasyon. Wika ni Noah. Lumayo naman ang maglolo, habang si Sarong ay galit na galit. Kahit anong gawin ito, hindi niya magawang malamangan si Noah. Napapatamaan ni Sarong ang binata, ngunit mas malakas ang bawat patama na binibitawan ni Noah. Yung tangan mo, Sarong. Aba, hindi ko akalain na meron palang kapantay. Maaring yung kalaban mo, yan na ang pinakamalakas na makakarap mo. Gusto mo, magpustahan tayo. Wika ni Lolo Rogelio. Tumahimik ka nga dyan, tanda. Swerte mo lang may tumulong eh. Mamaya papatay na talaga kita. Isasama ko yung uhugin mong apo. Tugon ni Sarong. Kilala kita eh. Ikaw yung sikat na si Sarong. Kung saan-saan ka nakikipagsubukan, nakikipagpustahan. Noon ko pa gustong harapin ka eh. Narinig ko, walang kahit sinong tatalo sa'yo. Ano na? Narinig mo naman yata yung sinabi ng matanda, di ba? Gusto mo, magpustahan pa tayo eh. Wika ni Noah. Nang marinig ito ni Sarong, nanggigil ang tao na tila naaasar sa sinabi ni Noah. Hanggang sa naghubad ng damit pang itaas si Noah, inangat ang dibdib at hinamon si Sarong. Ang sabi ni Noah, ibuhos na ang buong lakas niya. Kapag napatumba ni Sarong sa isang suntok si Noah, ang ibig sabihin lang ay panalo na si Sarong. Kapag hindi naman, oras na ni Noah upang gumanti. Hindi natin masusukat sa simpleng suntukan ng ilakas natin eh. Sa tingin ko, mas masaya kung magsasalitan tayo. Yan ay kung papayag ka. Oh, ano pang inaantay mo? Nakatayo lang ako oh, para kahit papano naman makabuelo ka. Hindi ako iilag. Dito lang ako. Uwi ka ni Noah. Kaya nagsindi ng tabako si Sarong. Sa pagkakataong ito, alam na ni Lolo Rogelio ang ginagawa ng kalaban. Nagkakarga si Sarong at mas pinapalakas pa ang poder sa katawan. Teka lang po, bakit naman dinadaan na po sa ganyan? Hindi naman kayo naglalaro eh, samantalang kanina po, kamunti ka na kayong mamatay Lolo. Kung ako lang, papatayin ko yung kaagad eh. Uwi ka ni Teroy. Hayaan mo, nang sa ganun mabigyan niyang garbo ni Sarong. Diba Sarong, mahilig ka sa subukan? Kaya ayos yan, nang mapatunayan din ni Noah kung gaano talaga kalakas ang gamit mo. Matagal nang nanggigigil si Noah eh. Sobrang yabang. Huwag mo nang isipin yung kanina. Alam ko sa sarili ko pagkatapos yan, iisa lang ang babagsak sa lupa. At siguradong si Sarong yon. Manood ka lang apo, nang makilala mo ang lakas na galing kay Carlos. Wika ni Lolo Rogelio.
Bagaman gusto nang matapos kagad ni Teroy ang laban, napapaisip din ng bata. Tama si Lolo Rogelio na napakayabang ni Sarong. Kaya naman mas nanabik si Teroy na mapanood ang susunod na magaganap. May ilang segundo pa matapos makapagkarga ni Sarong. Marahan itong lumapit kay Noah habang inuunat ang kamay. Nang makalapit, bumuelo ito ng napakalakas na pag-amba ng suntok sa dibdib ni Noah. Nanlaki mga mata ni Teroy. Kitang-kita niya kung paanong nayanig ang katawan ni Noah. Napadaing ito at bahagyang napaatras. Ngunit hindi natumba. Napadura pa ng dugo sa lupa at halatang nasaktan. Samantalang si Sarong naman, nanatili lang nakatayo na tila gulat na gulat at hindi makapaniwala. Masasabi kong malakas ka nga pero hindi mo ako napatumba. Ako naman ang susubok ha, nakanda ka na ba Sarong? Iniisip ko nga ipupusta ko yung tangan ko sa oras na hindi kita mapatumba. Sa'yo na to. Alam kong papayag ka Lugi na nga ako sa pustahan Wala akong hiningin kapalit nung hindi mo ako napatumba. Pero yaan mo na. Ako na nga atake. At kumpiyansa akong tutumba ka. Wika ni Noah. Kitang-kita sa mukha ni Sarong na tila bigla na lang nabalisa. Napatingin pa ito kina Lolo Rogelio at Teroy na parabang gusto nang umayaw sa pagsubok. Ngunit maya-maya lang, bigla na lang kumunot ang mukha na tila nabanas hanggang sa nayugyug nito ang katawan at hinamon na si Noah. Walang sabi-sabi, kagad nang lumapit si Noah sabay suntok sa dibdib ni Sarong. Hindi man lang ito bumuelo kumpara sa ginawa ni Sarong. Pagkatama ng suntok, hindi man lang nayanig ang kalaban na tila walang nangyari, nakatayo lang si Sarong. Hindi man lang umusog ng kaunti. Nanlaki mga mata ni Teroy. Maging si Lolo Rogelio ay nagkaroon ng agam-agam. Nakita nilang nakangiti pa si Sarong at inuunat pa ang leeg. Yun na pala yun. Akala ko pa naman malakas ka. Pero bueno, yung suot mo, ibigay mo na sa akin. Yan yung pusta mo, di ba? Wika ni Sarong. Nagkatitigan si Lolo Rogelio at Teroy. Maya-maya pa biglang tumakbo ang bata papalapit sa dalawa. Ngunit sumenya si Noah kay Teroy, kaya napahinto ang paslit. Teka, diyan ka lang. Huwag kang lalapit, Teroy. Sarong, tumutupad ako sa usapan Pasensya ka na ha. Sinadya ko talaga na hindi lakasan ang pagsuntok ko. Kasi kapag ginawa ko yun, hindi ka na mabubuhay bakit bigla namang sumimangot yung mukha mo? Masakit ba yung sinabi ko? Wika ni Noah. Napanganga si Teroy. Bigla na lang napalod sa lupa si Sarong at sumuka ng tugo. Tinukod pa nito ang kamay sa lupa upang hindi matumba. Ngunit tumagilid ang katawan nito hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Anong klaseng karga yun? Hindi ako makahinga. Wika ni Sarong. Napilit pa ring inaangat ang katawan sa lupa. Ngunit hindi nagtatagumpay. Samantala, lumapit si Lolo Rogelio at inalam kung anong nangyayari. Nakita niya ang gamit ni Sarong na nakatago sa damit. Isa pala itong uri ng bato na ginawang kwintas. Mutsa ng bulalakaw, kaya pala ubod ng lakas ni Sarong. Kaso nga lang nagulat ang matanda. Tila basag na ang tangan, maging ang mga karga ni Sarong sa katawan. Na tila naglaho na lang bigla ang presensya. Nakakamangha. Kinaya ng dignum na ginawang sanbinito ang mutsa ng bulalakaw. Anong kargang pinapakain mo sa gamit mo, Noah? Napakalakas. Wika ni Lolo Rogelio.
Wala sa tangan niyan, Mang Ruelio. Nautakan ko lang talaga si Sarong. Ang totoo, hindi ko siya kayang patumbayin eh. Kaso kinain siya ng takot. Kaya naman bumaba ang depensa sa katawan niya. Ganun naman po, di ba? Ganun ang mangyayari kapag ginulat mo ang may tangan. Kahit gaano pa ito kalakas, kapag natakot mo, bababa ang bisa ng gamit. Kapag dinaig ng takot, ang ibig sabihin, nawala ang tiwala mo sa gamit. Kaya paniguradong babagsak ka talaga eh, kahit gaano ko pa kalakas. Wika ni Noah. Kung sa bagay, nangyari din yun sa akin kanina. Kaya napatamaan niya ako eh. Magaling ah. Alam mo pala ang konsepto ng pagmamanipula ng taong may malakas na tangan. Hoy, Tabachoy, paano ba yan, Sarog? Sa tingin ko mabubuhay ka pa naman eh. Pero paralisado na ang katawan. At higit sa lahat, basag na ang lahat ng karunungan mo sa kaliwa. Akalain mo, nagamit mo pa ang lakas ng mutsa ng bulalakaw sa masama ah. Eh napakabanal ng gamit na yan. Ay so sayang naman oo. Hindi mo na magagamit yan. Kung naging mabuting tao ka lang sana, eh di malakas yung gamit mo. Saka hindi ka tataba ng ganyan. Wika ni Lolo Rogelio. Lumapit si Teroy. Pinaghampas ng baston ang likod ni Sarong. Sumigaw si Sarong sa sobrang sakit at tila umiiyak pa. Animal ka? Di bang sabi ko sa'yo kanina, papatayin kita? Wika ni Teroy. Dinakma ni Noah ang balikat ng bata. Hinatak niya si Teroy at sinabiyang hayaan na lang si Sarong. Dagdag pa ni Noah, napakaaga pa para mabahira ng dugo ang mga kamay ng paslit. Total paralisado na ang katawan ni Sarong. Hindi na nito magagawa pang gumante sa kanila. Makakauwi ka na sa inyo, Sarong. Kung matyaga kang gumapang pauwi. Halina na po kayo, Manong Ruelio. Hoy, itong batang to talagang pinapahalo pa ng baston, no? Tama na yan, halika na! Wika ni Noah. Muling kumawala si Teroy. Hinampas ng paulit-ulit si Sarong bago tuluyang tumigil. Kitang-kita ang matinding panggigigil ng bata. Maya-maya pa ay nilisa nila ang lugar at binalikan ang tahanan ni Mang Benji. Ngunit sa pagkakataong iyon ay kasama na si Noah. Nang makarating sa lugar, nagtaka si Mang Benji kaya nagtanong ito kung bakit matagal silang nakabalik. Dagdag pa ni Benji, nag-alala siya nang makita na natataranta si Teroy kanina habang kumukuha ng tubig sa banga. Ang tumugon si Lolo Rogelio, meron lamang silang inasikaso. Eh para saan naman to? Hindi mo man lang ako kinibo kanina? Tanong ni Benji. Ngunit si Lolo Rogelio na ang tumugon. Ipinainom ito sa kanya ng apo. Kaso nga lang napakapangit ng lasa. Napapikit ng mata si Mang Benji dahil tubig ulan ito. At isa pa, doon niya nilublob ang mga damit na hinubad ni Elena. Nang marinig ito ni Teroy, kagad siyang tumingin kay Lolo Rogelio upang alamin ang magiging reaksyon. Kitang-kita niyang tila nanlisik ang mga mata ng matanda habang nakatitig sa kanya at papalapit. Piningot naman ito ang bata, kaya naman sumigaw ng malakas si Teroy. Habang si Noah, makikitang pinipigilan ang sarili na matawa. Sabi ko na nga ba tama ako eh. Nakainom ako ng tubig ulan. Mantakin mo, talagang siya pa yung tumulong sa akin para inumin ko yung tubig ulan. Ay nako, ang sarap mong tirisin bata ka. Wika ni Lolo Rogelio. Malay ko po ba, yun din nga ang pinanlaba ko sa damit ko eh. Mukhang malinis naman. Malinis naman po yung tubig ulan, diba? Ikaw kaya ang mataranta. May isip niyo pa po ba yung tama? Lalo pa't akala ko,
patay na po kayo eh. Tugon ni Teroy. Nagbuntong hininga na lang ang matanda. Sabay lapit kay Elena na nakaupo sa gilid ng pintuan. Ano na langga? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Benji, wala na ang barang. Natanggal na namin at kailanman wala nang magtatangka sa buhay niyo. Nga pala, ano bang dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding galit sa'yo si Gloria? Parang kulang yung kwento mo sa akin eh. Akala ko ba nagkasagutan lang kayo? Tanong ni Lolo Rogelio. Nang marinig ito ni Mang Benji, naupo ito sa tabi ng anak. Ayon dito, magkakadikit ang lupain nila Gloria sa Matubato. Ngunit nang ibenta nito ang lupaing pagmamay-ari, nagtaka naman si Benji kung bakit pati ang lupain niya ay may bakod. Halos isang ektarya lang ang nasakop, kaya naman kinumpronta niya si Gloria. Bitbit ang dokumento bilang patunay na kanya ang lupain na binakura ng matanda. Ngunit mariin pa rin pinabulaan ni Gloria na lupain niya ito at hindi kay Benji. Hanggang sa umabot sa punto na pinarating ito ni Benji sa kinauukulan. Kaya naman nabawi ni Benji ang lupain. At labis namang napaya si Gloria. Lalo na nang malamang minanipula lang pala nito ang titulo. Kamuntikan pang makulong si Gloria. Mabuti na lang ay hindi nagsampa ng kaso si Mang Benji. Pagkatapos ng araw na yun, lumipas ang isang taon ay bigla na lamang nagkasakit ang asawa ni Benji, nakapareho ng sinapit ng anak. Ngunit hindi pinalad dahil ilang araw lang namatay ang asawa. Bueno, maayos naman na ang sitwasyon. Eh siguro dadaan na lang ako dito. O hindi kaya naman itong apo ko para masigurado ang kalagayan niyo. O sige na, aalis na kami ha. Naway gabayan kayo ng ama at makaahon na sa buhay. Wika ni Lolo Rogelio. Labis naman ang pagpapasalamat noon ni Benji. Pinigilan sila nito na huwag munang umalis. Maghahanda siya at magkakatay para ipagdiwang ang paggaling ng anak. Dagdag pa nito, ibibigay niya kay Lolo Rogelio ang bahagi ng lupain para kahit papano masuklian ni Benji ang kabutihan ng matanda. Lalo na't nagkaroon pa ng pagkakataon. Lumaki ang anak na si Elena at mabubuhay pa ito ng matagal. Ngunit umiling si Lolo Rogelio at sinabi, huwag nang isipin ang ginawa niyang pagtulong. Hindi naman siya nag-iintay ng kapalit. Basta ang mahalaga ang pamilya. Yung mga ihahanda naman ni Benji at ibabayad, mas maiging ito na lamang ito para makabangon sa buhay. Hindi na nagbigay pa ng opinyon si Mang Benji. Tumango na lang ito. Hindi napigilang yakapin si Lolo Rogelio habang umiiyak. Dagdag pa niya, napakabuting tao ni Lolo Rogelio. Alam niyang palimitong tumutulong sa mga inaabuso at hinahamak na tao. Maya-maya pa umalis na sila sa lugar. Pero habang papunta sa bahay ni Noah, nabagabag si Teroy. Napatanong kung ano ba talaga yung nakalagay sa tanim na sumpa. Kanina niya pa ito gustong malaman, pero hindi naman pinapaliwanag ni Lolo Rogelio. Hanggang sa ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Teroy. Napansin mo ba yung bilog na laman ng garapon? Matayo ng tao. Nakita mo naman, di ba? Maging yung mga nabubulok na laman at parte ng katawan ng tao. Wika ni Lolo Rogelio. Hindi kagad nakapagsalita si Teroy. Halos maduwal ang bata nang mailarawan sa isipan ang nabubulok na bangkay. Tama. Ang pinakamabisang tanim sumpa ay parte ng katawan ng tao. Lalo na't galing mismo sa nabubulok na bangkay. Pwede ding hayop. Katulad na lang ng bituka ng manok, baboy at iba pa.
Pero syempre, mas delikado ang tanim sumpa kapag tao na ang ginamit. Kaya pala kakaibang nararamdaman ko sa lugar eh. Negatibo at mabaho. Hindi ko naman alam kung bakit nandun kayo sa lugar. Buti naramdaman ko yung pamaba ni Tiroy, kaya ayun, nagmadali na ako. Pagpapaliwanag ni Noah. Eto kasing si Tiroy eh, naituro ko na sa kanya mga kataga. Pero hindi ko na muna ipapaliwanag kung para saan. Eh hindi pa naman niya magagamit yun eh. Maliban na lang sa mga importanteng bagay. Kagaya na lang ng poder at tigal po. Malay ko ba? Kung ano-ano kasi yung binabanggit ng batang yan, eh mantakin mo. Natawag pati yung gabay na tikbalag. Pero syempre, nagpapasalamat pa din ako. Natulungan mo kami. Hindi na pumasok sa isip ko yung pagatid ng mensahe. Nakalimutan ko kasi dahil sa tensyon kanina eh. Pero darating ang panahon. Siguradong matatawag ng batang ito yung mga tikbalag. Nang mga sandaling ito, nagbalik tanaw si Tiroy sa mga nangyari kanina. Bagaman sobrang namangha kay Noah, malaking katanungan sa kanya kung bakit gano'n na lang kabilis si Noah na nakarating sa lugar. Kung iisipin, hindi man lang umabot ng 10 minuto matapos niyang magbitaw ng pamaba, napaka-imposibleng makarating kaagad doon si Noah. Habang binabagtas ang daan pababa, nakatingin lang si Tiroy kay Noah habang kausap nito si Lolo Rogelio. Napapailing na lang si Tiroy. May angking abilidad si Noah na hindi niya lubos akalain na kayang gawin ng isang normal na tao. Gusto man niyang sumabat, subalit nag-aalangan ng bata at baka punahin muli siya ni Lolo Rogelio. Kaya naman minabuti na lang niyang manahimik. Ah, ganun ba? Nakita ang mga gumagalang kriminal. Kumusta naman ang lolo mo? Anong balak niyang gawin? Tanong ni Lolo Rogelio. Yun nga po sana eh. May planong pagkilo si Lolo. Pero nagmungkahi ako. Maari sana ako na lang sa kasi Tiroy. Alam ko po na natanggap na ni Tiroy ang tangan. Nasa kanya na din ang presensya ng gabay. Sa maikling panahon, maaari po akong makatulong para mas palakasin ang bata. Huwag niyo po sanang mamasamain, Mang Rogelio. Pero, natatakot na po ako para sa inyo ni Lolo Carlos eh. Tugon ni Noah. Tumawa ng malakas si Lolo Rogelio at sinabi na naiintindihan niya si Noah. Natural lang ito dahil nakikita ng binata na matanda na talaga siya. Pati na din si Mang Carlos. Pero idiniin ng matanda na kaya pa naman niya. Ngunit mukhang hindi na kaya ni Mang Carlos. Pero malaki ang tiwala ni Lolo Rogelio sa sarili na malakas pa siya at kaya niyang makipagsabayan. Bagaman nailipat na kay Tiroy ang mutsa ng 17 ahas, kaya pa rin niyang magkarga sa katawan at ito ang tumutulong sa kanya upang makalaban. Hindi naman ito may pagkakaila kay Lolo Rogelio. Ginamit niya ang pamaba sa paghatak ng enerhiya sa kalikasan. Alam naman ni Noah na magaling magmanipula ng presensya ng lupa ang matanda. Ito na rin ay dahil sa tagal na panahon, nahawak ang baston at marami ng naging kaibigang lamang lupa sa tulong ng 3 gabay na tikbalang. Ako na magsasabi kung sa tingin ko nahihirapan ako. Pero sa ngayon mas kinakailangan niyo ako eh. Hindi naman sa pinagdidiinan ko pero magmumula sa akin ang mga karunungan ni Tiroy. Isabay mo na lang ang kaalaman mo sa larangan ng pisikal na laban. Wika ni Lolo Rogelio. Hindi nagsalita pa si Noah. Tama naman ang matanda. Kailangan pa niyang mas mapalawak ang kaalaman ni Tiroy. Ilang mga paraan kung paano lumaban ang pisikal at kung paano manipulahin ang tangan ng katunggali upang malamangan sa labanan.
Hapon na nang makarating sila sa lugar. Kasalukuyan noong nakaiga si Mang Carlos. Nasa beranda ito at nang maramdamang dumating na sila Lolo Rogelio. Hindi ito bumangon. Salip na natiling nakaiga habang nakaangat ang kamay. Kagad namang binati ni Troy ang matanda. Nagmano ito at naupo sa gilid. Samantalang si Lolo Rogelio naman, tila may agam-agam habang pinagmamasdan ang kaibigang nakaiga. Bagaman nakangiti, baka sa mukha na may dinadaing sa katawan. Kanyan talaga, Rogelio. Unti-unti na akong nangihina. Siguro naman, alam mo ang tungkol sa paglipat ng karunungan. Nauna ako eh, pero hindi imposibleng sumunod ka na rin. Wika ni Mang Carlos. O ikaw ha, huwag mo naman akong tinatakot ng ganyan. Carlos, teka nga, gusto mo bang gamutin kita para kahit papano lumakas uli yung katawan mo? Wika ni Lolo Rogelio. Umiling si Mang Carlos at sinabing hindi na kailangan. Panandalian lamang ito dahil oras na talaga ng pagpapahinga ng katawan. Dagdag pa niya. Nung isang araw pa niya pinuntahan si Noah sa tahanan ni Lolo Rogelio upang ipaalam na nakaabot na sa lugar ang mga kriminal. Ayon naman kay Lolo Rogelio, alam niya na ang sitwasyon. Nasabi nito na malaki ang tulong na ginawa ni Noah. Nagapi nito ang malakas na si Sarong. Hindi lang ang katawan, kung hindi pati kaluluwa ay naparalisa ni Noah. Nang mga sandaling ito, hindi na natiis ni Troy na magtanong. Kagad siyang sumabat at sinabing bakit sobrang bilis na nakarating ni Noah sa lugar. Kasalukuyan namang nasa gilid lang si Noah. Akma sana itong magsasalita. Ngunit sumabat kagad si Lolo Rogelio. Ayon sa matanda, madali lang para kay Noah ang mabilisang responde. Mas mabilis si Noah kung ikukumpara kay Sarong. Sadyang sinasabayan lang ni Noah ang kalaban. Kinikilatis pa nito ang kayang gawin ni Sarong. Ngunit hindi niya mahanapan ng kainaan, kaya ginamitan niya na yung pinagbabawal na taktika. Dalawa ang kakantungan. Kapag hindi natinag ang kalaban ay matatalo si Noah. Pero dahil nabahag si Sarong, pagkakamali yon ng isang may tangan. Tinakot niya si Sarong, sinabing hindi siya kakayanin. Ngunit ang katotohanan ay mas malakas si Sarong kung ikukumpara kay Noah. Napangunahan lang ito ng takot sa isipan. Isang pamamaraan na nakagawian ni Mang Carlos na naipamana kay Noah. Bukod doon na po, may mga pamaba na likas lang at pwede mo itong matutunan kagad. Pamaba na nakakapagbigay ng bilis na parang sa hangin. E kaso nga lang, magkakabisa lang ito sa mga taong nagkaroon ng malakas na basbas at likas na dugong antengero. Itong si Carlos, galing sa angkan ng may mga bertod at kultura nila ay may karunungan eh. Kaya mga pamabang gano'n napakabilis magkabisa. Hayaan mo, matuturuan ka ni Noah ng ganyan. Kaya ko din namang gawin, pero sa ngayon, hindi na kaya ng buto ko yung mabilis at takbuhan eh. Pagpapaliwanag ni Lolo Rogelio. Kung sa bagay, sa itsura niyo pa nga lang po eh, parang hindi na kayo makakatakbo. Halata naman pong marupok na yung buto niyo eh. Pero ang malakas lang yung pagkalalaki nyo. Hindi na naiya. Kaya pala walang salamin sa bahay. Wika ni Teroy. Anak ng pitong tiyanak ang bata ka. Ang ayos ng pagpapaliwanag ko sa'yo eh, bigla mong nililis yung usapan. Nakikita mo tong daliri ko. Kapag pinitik ko yung tenga mo, lalabas lahat ng tutuli mo! Tugon ni Lolo Rogelio. Hindi nakatagal si Noah. Tuluyan ang bumigay at hindi napigilang tumawa.
habang si Mang Carlos naman napahawak na lang sa dibdib na tila aatakihin. Ay nako, mapapaaga ata ang pamamahinga ko dahil sa inyong dalawa. Oh, hindi talaga kayo basta Rogelio ano? Parang magkaedad lang kayo. Bueno Nova, si Ikya, matigas ang ulo. Ang sabi ko naman sa kanya antayin ang pagdating mo eh. Ayun nauna, naroon na sa merkado nung umalis ka. Eh may nagsabi pa ng balita dito eh. May natagpuan daw na bangkay doon sa dagat. Ayon sa narinig ko, wala nang dugo yung katawan. Wika ni Mang Carlos. Tama ka nga dyan ano, narinig ko rin yung balita eh. Pero ano bang meron sa kapatid ni Noah, si Ikya? Parang ang lakas din ng kuryosidad ano? Tanong ni Lolo Rogelio. Kagad namang tumugon si Noah. Kagaya niya ay nagkaroon din ng interes si Ikya sa karunungan. Kaso siya ang pinili ni Mang Carlos at hindi si Ikya. Ayaw kasi ni Lolo na matuto si Ikya, pero matigas yung ulo. Tumigil lang nga sa pag-aaral kaya yun. Napilitan na lang si Lolo na turuan siya eh. Ibinigay ni Lolo Carlos ang huling tangan niya, yung mutsa ng bigas. Tama po ba Lolo? Wika ni Noah. Tama ka. Napasa kamay na ni Ikya. Ito yung sinabi ko sa'yo dati pa Rogelio eh. Yung inaakala kong walang bisa. Eh maglaon. Nakita ko na lang na umilaw sa ibabaw ng altar. Nung isang taon lang, matapos kong maibigay kay Noah ang bertod na dignum na ginawang San Benito, bigla na lang nagmilagro yung mutsa ng bigas. Ipinabaon ko sa gitna ng sentido ni Ikya. Kaya nabuksan ang ikatlong mata. Abay, akala ko matatakot sa mga makikitang nilalang. Tuwang-tuwa pa. Noah, sundan mo kaya. Malakas pa naman ang loob nun. Hindi natatakot. Wika ni Mang Carlos. Si Ikya ay may pagkalalaki kung kumilos. Lalaki kung manamit. Matigas ang ulo at madalas wala sa tahanan. Kung hindi nasa parkada, minsan pumupunta sa bukid ng San Jose dahil sa kumakalat na haka-haka na may mutsa doon na kung tawagin ay bertod ng putik. Ngunit hindi ito pinalad na makuha ang gamit at wala pa ring nakakakuha ng tangan sa lugar. Kagad na pumasok ng tahanan si Noah at nagbiyes. Pagkalabas nito, kinalabit ni Teroy si Lolo Rogelio. Pabulong na sinabi ng bata na gusto niyang sumama kay Noah. Tinitigan ng maigi ng matanda ang mata ni Teroy. Sigurado ka, hindi ka magpapasaway dun ha? Noah, ano mang mangyari? Alam mo ang pamabang mensahe. Iparating mo kagad sa amin kung merong kakaiba sa lugar. Simulan mo na rin turuan yung bata. Gagamutin ko lang tong si Carlos nang madagdagan pa ng kaunti yung buhay. Wika ni Lolo Rogelio. Tumango si Noah habang tuwang-tuwa naman si Teroy. Hindi niya alam sa sarili kung bakit gusto niya si Noah. Nakaramdam siya ng matinding misteryo sa tao. Gusto niyang malaman lahat ng abilidad nito. Hindi naman may pagkakaila. Nalikas na mausisa si Teroy at mahilig sa misteryo. Habang binabaybay ang matuwid na daanan, tinuro ni Teroy ang lugar kung saan sila binagat ng aswang ni Lolo Rogelio habang pauwi sa tahanan ni Mang Carlos. Tumango naman si Noah. Sinabing siya ang nagligpit ng bangkay na pinatay ni Lolo Rogelio. Baka pagkaguluhan pa sa lugar. Matakot ang mga tao lalo na ang mga kabataan. Ano ho? Eh paano nyo naman po niligpit? Eh hindi ko naman po kayo nakita eh. Tanong ni Teroy. Eh paano mo ako makikita? Kumaripas ka ng takbo papunta sa kalsada. Kakarating ko lang nun eh. Matapos mapatay ni Mang Rogelio yung aswang, naramdaman ko yung pagtawag ng lolo mo. Ayun, tawang-tawa nga ako sa iyo eh. Umiiyak ka pa habang tumatakbo. Tugon ni Noah.
Ganun po ba? Nandun po pala kayo? Kung sa bagay, sobrang init kasi ng ulo ni Lolo Rogelio nun eh. Kaya siguro hindi na nasabi sa akin. Nga po pala, sino po bang mas matanda sa inyo ni Ikya? Siya po ba o ikaw? Tanong ni Teroy. Ang sabi ni Noah, siya ang nakakatanda. Tatlo silang magkakapatid. Dalawa lang silang nakapagtapos ng pag-aaral. Si Ikya ang pinakabunso. Sobrang tigas ng ulo. Panay barkada lang ang alam. Idinadaylan pa ni Ikya ang lihim na karunungan ang nakawilian. Kaya nawalan siya ng gana sa pag-aaral. Pero mabait naman si Ikya. Salungat nga lang ang napiling kasarian. Hindi na nagsalita pa si Teroy nang makarating sila sa merkado. Nakita nila ang kumpulan ng mga tao na tila may pinag-uusapang maselan. May nagkukumpulan sa bandang dagat. Pumunta ang dalawa sa mahabang siwol. Nakikinig sa pinag-uusapan ng mga tao, kasabay ng paghanap ni Noah sa kapatid. Pero wala. Wala doon si Ikya. Habang yung mga tao naman, narinig nila na kinuha ang labi ng natagpuan sa dulo ng siwol. Nang mga sandaling iyon, low tide ang dagat. Kaya natanaw ni Teroy ang nagkikislapang mga batong korales. Malawak na buhangin na halong putik at makapal na damo na nabubuhay lang sa dagat. Wala si Ikya dito ah. Nasaan kaya yung babaeng yun? Teka nga, sumunod ka nga sa akin. Wika ni Noah. Sumunod naman kagad si Teroy. Bumaba ng siwol si Noah. Binaybay nila ang maputik na lupa papunta sa kabilang banda kung saan naroon ang baybayin. Nang mga sandaling ito, hindi na matukoy ni Teroy kung ano ang gagawin ni Noah. Basta sumunod na lamang at panaykamot sa ulo dahil napakaputik na ng paa. Maya-maya pa, huminto si Noah at tinitigan sa mata si Teroy. Sa puntong ito, nasa unahan sila ng baybayin na may bukana ng ilog. Nagkalat ang puno ng nyog at bakaw. Bakit kuya? Ang sama naman ng titig mo. Tanong ni Teroy. Huwag mo kong gulatin, Ikya. Baka tubakbo to. Wika ni Noah. Nalabis namang ipinagtaka ng bata. Kagad siyang tumingin sa paligid ngunit wala namang tao. Huwag mo sabing takutin eh. Magpakita ka na. Talagang paglalaruan mo pa yung bata ah. Ano bang ginagawa mo dito? Muling wika ni Noah. Patuloy namang nalito si Teroy. May kinakausap si Noah ngunit wala namang ibang tao sa lugar. Maliban sa kanilang dalawa. Hanggang sa bigla na lang bumigat ang balikat ni Teroy na tila may pumipisil sa kanya. Pag-angat ng tingin, wala naman. Kaya napatras ang bata at makikita sa mukha ang takot. Ngunit paglingon niya kay Noah, laking gulat niya na meron itong katabing babae. Nakasombrero at panglalaki ang suot. Ito na ba yung apo ni Mang Rogelio? Matatakotin nga ah. Dong, Teroy, kumusta? Balita ako, nasa iyo na yung tanga ng lolo mo ah. Mabuti, kasundo ka ng lolo mo, no? Wika ng babae. Dito napagtanto ng bata na ang babaeng nakikita. Ito si Ikya. Hindi pala malaking babae. Malaking tao si Noah kaya inaasahan niyang kapareho nito ang kapatid. Maliit lang si Ikya, payat, pero napakaangas. Huwag ka nang magulat, Teroy. May kakayahan ang kapatid kong itago ang sarili niya gamit ang mutya. Hindi lang hatak ng positibong enerhiya ang kayang gawin ng mutya ng bigas. Malakas din itong sabulag at hindi na kinakailangan pa ng pamaba. Kailangan lang ng dikta ng isipan
sa kung sino ang nagtatangan. Nga pala, ano bang ginagawa mo dito, Ikya? Ano na? Anong napulot mong impormasyon? Ah, ikaw naman, Teroy. Mabait tong kapatid ko. Maliit nga lang tignan pero 16 anyos na yan. At saka napakatamad mag-aral. Wika ni Noah. Napakilala pa nga ako. Pero ang daming lait ah. Naabutan ko yung bangkay kumpirmado. Wala ngang dugo tapos may butas. Dito banda oh. Ginilitan ng leeg. Sabi ng kakilala kong may tangan, sinubukan nilang tugisin yung mga kriminal sa kabilang lunsod nung nandun pa eh. Pero hindi daw nila nahuli. Naaktuan pa nilang pumatay ng tao. Kaso paglapit ng grupo, nawala eh. Hinala ko, hindi mga tao yung kriminal. Aswang yung mga yun. Wika ni Ikya. Dagdag pa nito. Kaya siya naroon sa lugar. Doon mismo kung saan sila nakatayo. Naiwan ang ilang bagay na galing sa biktima. Baka naligo sa dagat kaninang madaling araw o hindi kaya naman kagabi. Hanggang sa pinatay ng kriminal at dahil sa alo ng tubig, nakarating ang bangkay sa dulo ng siwol. Nakikinig lang si Teroy. Maya-maya pa bigla na lang naglakad paabante si Noah at may kung anong tinitignan sa gilid ng bakaw. Natanong pa niya si Ikya. Hindi nakinig si Noah. Salip patuloy lang ito paglapit doon sa bakaw. At dahil sa pagkabagabag ay sumunod na si Teroy. Hanggang sa may nakita ang bata na marka. Tila alpabeto ngunit hindi niya maintindihan. Mukhang sariwa pa at ginamitan ng patalim sa pagmarka. Kuya! Kuya Noah! Ano po yan? Tanong ni Teroy. Teka nga lang, Ikya! Halika nga dito! Kanina ka pa dito eh. Hindi mo ba napansin yung markang to? Tignan mo. Diba orasyon yan? Uri ng orasyon sa panlilin lang. Si Lolo Carlos, magaling sa linlang, kaya alam ko ang mga markang to. Wika ni Noah. Oo nga no. Sa tingin mo sa kanila nang galing yan? Pero bakit naman sila gumawa ng marka? Tanong ni Ikya. Kakasabi ko lang kanina, di ba nga, namataan ng grupo ng kakilala mo mga salarin, pero paglapit nila nawala na lang bigla. Ayan, ito na ang kasagutan, mahirap bang intindiin? At saka, ang talino ng mga kriminal ah. Maaring tama ka na hindi nga mga tao, maaring isang uri ng mangkukulam o hindi kaya aswang na may malakas na tangan. Tugon ni Noah. Dagdag pa nito. Bago papatayin ang biktima, gumawa muna ito ng panlilin lang para hindi makatakas ang tao at kung sakaling may rumisponde, hindi na magtatagumpay. Salip matutuloy pa rin ang hakbang at makakatakas ng walang kahirap-hirap. Maaring isa lang yung gumagawa ng marka. Walang iba kung hindi yung nagmamasid. Kuya, may kakilala akong magaling sa mga marka bukod kay Lolo Carlos. Wika ni Ikya. Sa pagpapatuloy ng dalaga, nang minsan siyang pumunta sa bukid ng San Jose, napakaraming marka ang nagkalat. Meron sa bato, sa puno, at meron din sa lupa. Doon banda kung saan matatagpuan ang mutsa ng putik. Sino ba yung tao na yan? Alam mo ba kung saan nakatira? Tanong ni Noah. Ayon kay Ikya Atardo ang pangalan. Nakita niya na pero isang beses lang at hindi niya alam kung saan nakatira. Ang sabi ng kaibigan ko, si Atardo ang naglagay ng mga marka sa lugar. Kaya nga maraming galit sa kanya eh. Imbis na makuha yung mutsa, pinahihirapan ni Atardo ang mga nagtatangka. Kasama na nga ako dun eh.
Tingin ko nga kuya, napasakamay niya yung mutsa ng putik eh. Wika ni Ikya. Hindi kagad nakapagsalita si Noah, habang si Teroy naman, nakakunot lang ang muka na tila pinoproseso ng utak ang bawat narinig. Maya-maya pa, nagmungkahi si Noah na libutin ang lugar dahil baka hindi lang nag-iisa ang marka. Maaring ang bawat dinadaanan ng mga salarin ay may nakalagay na marka upang tuluyang makalusot sa ginawang krimen. Tumango naman si Ikya habang si Teroy naintindihan ang lahat at sinabi. Ganito lang po ba yung marka, kuya? Sige po, tutulong ako. Wika ni Teroy. Huwag mong asahan na kapareho lang yan ang itsura. Maaaring kombinasyon ng orasyon ng mga ito. Basta, kapag may nakita kang marka o guhit, sabihan mo ko kagad. O kaya naman si Ate Ikya mo, sabihan mo. Sige, doon ka sa palaisda ni Ikya. Ikaw naman, Teroy, dyan ka lang sa gilid-gilid. Habang ako, dito ako sa masukal na bakawan. Simpleng tanong mga kabayan, kumusta ang bago nating background music? Comment sana kayo ng inyong opinion para sa ikakaganda ng ating channel. Salamat. Ang Ninuno.